kaso ni Gay Paul Morin ay ang pangalawang major wrongful conviction na nangyari sa modernong panahon ng Canadian Justice Criminal System. Ang kaso ay puno ng official mistake, mula sa hindi tamang testimonya ng mga witness at maling judgment ng mga pulis. Pati ang mga scientific evidence ay iniba para lamang maidiin si Morin bilang suspect. Welcome or welcome back po sa aming channel. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa naging masalimuot na pagkakadiin ni Gay Paul Morin sa pagkawala at pagpaslang sa 9 taong gulang na si Christine Jessop noong October 3, 1984. Nang araw na ito, si Christine ay bumaba sa kanyang school bus bandang alas 3:50 ng hapon at nagtungo sa kanilang mailbox para kuhanin ang mga sulat bago pumasok sa loob ng bahay. Walang ibang tao sa bahay nang dumating ang bata. Ang kanyang ama na si Robert Jessop, ng panahong iyon ay nakakulong sa isang Toronto Detention Center dahil sa maling paghawak ng pondo. Ang kanya namang ina na si Janet Jessop at ang nakatatandang kapatid na si Kenneth, 14 taong gulang noong panahong iyon, ay dinalawang kanilang ama ng araw na ito. Lumabas si Christine at naglakad patungo sa kalapit na grocery store upang bumili ng bubble gum sa pagitan ng alas 4 ng hapon at alas 4:30 ng hapon. At iyon ang huling oras na nakita si Christine. Di kalaunan, dumating na sa bahay sina Janet at Kenneth Jessop. Nakita nila sa counter ng kusina ang bag ni Christine, ngunit wala ang bata. Nagsimulang tumawag ang ina sa mga kaibigan ng kanyang anak, pati na rin sa mga kapitbahay. Hinanap din niya ito malapit sa parke, ngunit hindi nila nakita doon si Christine. Sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng gabi, hindi pa din natatagpuan si Christine kaya tumawag na ng pulis ang ina ng bata. Agad na naglungsad ng malawakang paghahanap ang York Regional Police para sa batang babae. Ngunit nabigo ang lahat. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging mga linggo at mga buwan. Ngunit hindi pa din nakikita ang nawawalang bata. Noong December 31, 1984, bisperas ng bagong taon, sa wakas ay natagpuan si Christine ngunit sa kasamaang palad, ito'y wala ng buhay. Lumabas sa investigasyon na siya ay sexual na inabuso at halos hindi na makilala sa natamong mga saksak. Nakita ng isang magsasaka sa kanyang bukid ang mga punit na damit at ang nade-decompose ng bangkay ni Christine. Ang nasabing lugar ay 50 kilometers ang layo sa Queensville kung saan nakatira ang pamilya Jessop. May natagpo ang seminal fluid sa underwear ni Christine. Ngunit noong mga panahong iyon ay hindi pa nadidiskubre ang paraan upang matukoy ang pinagmulan nito dahil ang paggamit ng DNA testing ay nagsimula lamang noong 1985. Gayunpaman, itinago ng pulisya ang underwear dahil umaasa sila na darating ang panahon ay magagamit din ito. Ang mga investigador ay seryosong nagmatyag sa funeral ni Christine. Sa di kalayuan, ay masinsin nilang pinag-aralan ang kilos ng mga taong nakiramay. Dahil naniniwala silang ang mga kriminal ay bumibisita malapit sa kanilang mga biktima. Hindi nagtagal ay napagtuunan ng atensyon ng mga pulis si Gay Paul Morin, isang 24 years old na kapitbahay ni na Christine. Pakiramdam nila, si Morin ay akma sa profile ng pumatay kay Christine. Ang nasabing lalaki ay inilarawan nila bilang loner na nakatira sa kanyang mga magulang. Nagtatrabaho ang lalaki sa Interiors International Limited, isang tindahan ng mga furniture. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ay nasabi ng ina ni Christine na ang kanilang kapitbahay ay may pagka-weird na tao at hindi nakikipag-interact sa kahit na sino man sa kanilang pamilya. Ngunit weird man para sa iba si Morin, siya ay walang kahit na anong criminal background. Kaya lamang siya nasabing weird ay dahil ito'y mahilig mag-alaga ng pukyutan at tumutugtog ng mga lumang kanta gamit ang clarinet. Malapit si Morin sa kanyang mga magulang, kaya kahit nasa 20s na siya ay kasama pa rin niya ang mga ito sa bahay. Lalong pinaghinalaan ng mga investigador ang binata
Nang malamang hindi man lang siya lumahok sa paghanap kay Christine at hindi din siya dumalo sa libing nito. Noong April 22, 1985, ang pinaghihinalaang suspect na si Maureen ay inaresto habang nagmamaneho patungo sana sa kanyang bandang kinabibilangan. Siya ay kinasuhan ng first degree murder na walang piyansa at hinalughog ng halos 12 oras ang kanilang bahay para humanap ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ni Christine. Ngunit walang nakita ang mga pulis. Sa unang paglilitis kay Maureen noong January 1986, inalarawan siya ng mga investigador na may pagnanasa kay Christine. Kasama sa ebidensya laban sa kanya ang isang buhok na natagpuan sa kwintas ng bata na umano'y tumutugma kay Maureen. Pati na rin ang mga microscopic na hibla ng damit na natagpuan sa kotse ng lalaki ay ginamit upang iugnay sa namatay na bata. Isang teknisyan ng Ontario Center of Forensic Sciences ang nagpatotoo na ang pulang hibla na nakita sa kotse ni Maureen ay maaaring nagmula sa isang sweater na suot ni Christine. Bilang karagdagan, habang nakakulong si Maureen, ang pulisya ay nagpresenta ng 2 preso na nagsasabing narinig nila si Maureen na umamin sa pagpatay kay Christine. Nagpakita rin sila ng testimonya mula sa isang undercover na pulis na gumugol ng 4 sa loob ng kulungan para mapaamin si Maureen. Sa depensa ni Maureen, siya ay umuwi ng kanilang bahay ng mga 5:30 ng hapon ng araw ng krimen upang maghapunan. Kaya sa kanyang panayam, sinabi niyang wala siyang sapat na oras upang dukutin si Christine, gawan ng kahalayan, patayin at itago ang bangkay sa layong 50 kilometers. Gayunpaman, ang mga otoridad ay iginiit na sapat na ang kanyang window of opportunity. Sa time card ni Maureen, siya ay nag-out ng 3:32 p.m. Sinabi niyang siya ay dumaan sa grocery store upang mamili at nakarating sa bahay ng around 5:30 p.m. Kalaunan ay kumain ito ng hapunan kasabay ang kanyang pamilya. Ang mga investigador ay nakatuon ang atensyon kay Maureen at hindi na nila binigyan ng pansin ang ibang mga posibleng suspect. Ang pressure na nagmumula sa publiko para sa pwersa ng pulisya na malutas ang krimen ay nagresulta ng hindi magandang kinahinatnan ng kaso. Ito ay humantong sa hindi wastong paghatid ng mahalagang impormasyon. Dahil ang mga investigador ay nabigo na panatilihin ang emotional distance mula sa pamilya Jessop. Sila ay malayang nakikipag-usap sa pamilya ni Christine tungkol sa mga suspect at iba pang aspeto ng kaso. Sa investigasyon, hinikayat ng opisyal ang ina at kapatid ni Christine na ibahin ang kanilang mga statement para makumbinsi ang korte na may sapat na panahon si Maureen na kidnapin at patayin si Christine. Binago ng mga Jessop ang kanilang kwento at sinabing 4:35 na sila nakarating ng bahay. Ipinalabas din nila na si Maureen ay nakakarating sa kanilang bahay ng 4:15 galing sa trabaho. Sa interview sa kaibigan ni Christine, sinabi niyang may usapan silang magkita sa parke. Naghintay ang kaibigan bandang 4:00 p.m. hanggang 4:30 p.m. ngunit hindi nagpakita ang batang si Christine. Ang impormasyong ito ay hindi binigyan ng pansin ng mga investigador at inais pa ding idiin si Maureen sa kaso. Dahil kung sa pagitan ng 4:00 p.m. at 4:30 p.m. pa lang ay nawawala na si Christine, ay malabong magkaroon ng pagkakataon si Maureen na makidnap si Christine dahil dumating siya ng bahay ng 5:30 p.m. Sa paglilitis, ay kinwestiyon ng abogado ni Maureen ang kredibilidad ng 2 presong nagsabing narinig nila ang pag-amin ni Maureen sa kulungan. Ibinunyag niya na ang mga pulis ay nag-alok sa mga bilanggo ng pagbawas sa sentensya sa kanilang mga kaso. Bilang kapalit ng kanilang pagsasabing narinig nilang si Maureen ay umamin sa pagpatay. Ang mga ebidensyang nakita sa crime scene, gaya ng balat ng sigarilyo, ay nawala at malamang ay itinapon ng malamang ang pinagsususpetsahan nilang suspect na si Maureen ay hindi naninigarilyo. Ang note naman ng investigador ay isinulat niyang muli
para dagdagan ang mga salitang magdidiin kay Maureen. Ang abogado ni Maureen ay naniniwalang hindi matibay ang mga ebidensya laban kay Maureen. At alam niyang gusto lamang idiin ang kanyang kliyente sa kaso. Naniniwala siyang ang pagsasabing may mental illness si Maureen ay makakatulong sa kaso. Dahil dito, nagpresenta ang abogado ni Maureen ng isang psychiatrist sa korte at pinatotohanan si Maureen ay isang schizophrenic at posibleng sinaksak hanggang mamatay si Christine. Matapos pag-usapan ng wala pang isang araw, si Maureen ay hinatulang walang kasalanan noong February 7, 1986. Ang hatol ay mariing tinutulan at tinuligsan ng pamilya Jessop, mga kapulisan at ng news media. Si Maureen ay muling bumalik sa kanyang mga libangan gaya ng pag-aalaga ng pokyutan. Gayunpaman, nangangaba pa rin ito na ang kanyang kaso ay hindi pa tapos hanggat hindi nakikita ang totoong may sala. Iniisip nito na habang hindi pa napapatunayan kung sino ang gumawa ng krimen, ay mananatiling nakadikit sa pangalan niya ang kasong child molesting at murder. Matapos ang halos 4 na buwan mula ng huling hearing, ang kapulisan ay umapila sa hatol ng Supreme Court ng Canada noong June 5, 1987. Binaligtad ng korte ang pagpapawalang sala kay Maureen at nag-utos ito ng muling paglilitis. Ang apila ni Maureen sa desisyon ay ibinasura ng Korte Suprema noong November 17, 1988. Makalipas ang halos 1 taon, nagsimula ang muling paglilitis ng kaso noong May 28, 1990. Nauna sa paglilitis ang 10 buwan ng mga legal na mosyon at aplikasyon ng bagong pangkat ng depensa ni Maureen. Ibinunyag ng bagong abogado ni Maureen ang maraming report ng pulisya na hindi nasabi sa pagdinig sa korte. Gaya ng mga fibers na nakita sa sasakyan ni Maureen, sa investigasyon, ang neighborhood ni Maureen at Christine ay gumagamit ng parehong laundromat at ang mga fibers ng damit ay may posibilidad na maghalo-halo. Ang ilan sa mga nasabing report ay ang pag-amin ng kapatid ni Christine na si Kenneth tungkol sa kanyang pakipagtalik sa nakababatang kapatid. Kasabwat ni Kenneth ang 2 pa niyang kaibigan sa nasabing kahalayan. Nasa 5 taong gulang pa lamang noon si Christine nang mangyari ito at sinabing nagpatuloy iyon hanggang sa kanyang 7th taon. Dahil dito, sila Kenneth ay napabilang din sa mga sospek. Ginamit ang pag-amin na ito bilang depensa para sa muling paglilitis ng kaso. Sinabi ng abogado ni Maureen na ang mga investigador ay tinutukan lamang ang isang taong inaakala nilang weird at hindi na tumingin sa iba pang maaaring sospek. Matapos ang 9 buwang deliberasyon ng mga ebidensya, hinulat ng hurado ang marami nang hatulan si Maureen ng first degree murder sa pagpatay kay Christine noong July 30, 1992 at may hatol na life imprisonment. Mabuti na lang at hindi lahat ay naniniwala na si Maureen ay kayang gumawa ng karumaldumal na krimen. Sumulpot ang isang organization para tulungan siyang mapawalang sala. Ang grupong ito ay tinawag na Justice for Gay Paul Maureen Committee. Ang unang layunin ng grupo ay tulungan si Maureen na umapila sa kanyang conviction at mag-apply para sa kanyang release on bail. Naging matugumpay si Maureen at ang committee. Sa kabila ng kanyang conviction sa pagpatay, sa isang pambihirang pagkakataon, si Maureen ay pinayagang mag-bail noong February 9, 1993. Sa 3rd apila ni Maureen, nagtangkang muling makakuha ng DNA galing sa crime scene ang pangkat ng binata. Sa pagkakataong ito, gamit ang advanced na teknolohiya, nakuha ng mga scientist sa isang laboratory sa Boston ang resulta ng DNA test. Ang nakuhang DNA sa katawan ni Christine ay hindi nagtugma sa DNA ni Maureen. Dahil dito, siya ay epektibong inalis bilang main suspect ng krimen. Noong January 23, 1995, humingi ng formal na tawad ang isang prosecutor kay Maureen. Ang Ontario government naman ay inimbestigahan ang miscarriage of justice at nagrekomenda ng mga sistematikong pagbabago.
ang isang retiradong hukom sa Quebec ay nagrekomendang bayaran ang pamilya ni Morin ng $1.25 million dahil sa maling akusasyon at pumayag naman ang probinsya. Noong 1998, pagkatapos maimbestigahan at maialis ang halos 300 potential na suspect dahil sa DNA result, hindi pa rin natagpuan ng otoridad ang taong responsable sa krimen. Dahil dito, sumuko na sila at itinigil ang pag-iimbestiga. Ang kaso ng pagpatay kay Christine ay naging cold case. Matapos ang paghatol kay Morin, ang pamilya Jessop ay nagkahiwa-hiwalay. Sina Bob at Janet Jessop ay nag-divorce at ibinenta ang kanilang bahay sa Queensville. Lumipat naman si Kenneth Jessop malapit sa Niagara Falls at nagtrabaho bilang isang disc jockey. Gumawa siya ng website na tinawag niyang Justice for Christine Jessop. Sa bisa ng DNA, naialis si Kenneth bilang isa sa mga suspect sa pagpatay ng kanyang kapatid dahil hindi nagmatch ang kanyang DNA sa DNA na nakita sa underwear ni Christine. Ginamit ni Morin ang kanyang nakuhang compensation upang makabili ng lupa na may farmhouse sa hilaga ng Toronto. Di nagtagal, pinakasalan niya ang isang miyembro ng support team na tumulong sa kanya para mapawalang sala. At ang mag-asawa ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Si Morin ay nakakuha ng certification bilang isang piano tuner at nagbukas ng isang maliit na negosyo na pinangalan ng Paul Handyworks. Kalaunan ay nakakuha din siya ng full-time na trabaho sa Toronto Pearson Airport bilang isang maintenance worker. Sa paglipas ng mga taon, iniwasan ni Morin ang pagsasalita sa media o mga public appearance. Ang malaking katanungan ay kung hindi si Morin ang pumatay kay Christine, ay sino? Noong October 9, 2020, halos 36 years matapos ang krimen, kinilala ng pulisya sa pamamagitan ng DNA analysis ang taong nagmamay-ari ng semen na nakita sa underwear ni Christine. Ipinaliwanag ng pulisya na ang isang sample ng DNA mula sa katawan ni Christine ay ipinadalang muli sa isang lab sa US at nakakuha ng resulta na nagturo kay Calvin Hoover. Ngunit sino nga ba si Calvin Hoover at ano ang kaugnayan niya sa pamilya ni Christine? Si Calvin Hoover ay isang 28 years old noong panahong namatay si Christine at naninirahan malapit sa bahay ng biktima kasama ang kanyang asawa. Ang pamilya ni Hoover at ang pamilya ni Christine ay malimit na nagha-hangout. May pagkakataong naging babysitter ang asawa ni Hoover para kay Christine at Kenneth. Nasabi sa interview na napaisip si Kenneth noong panahon ng pag-iimbestiga dahil ilang buwan matapos ang krimen ay umalis sa lugar ang pamilya Hoover. Hindi na mabibigyang linaw ang detalya ng pagkakapatay kay Christine dahil noong 2015, si Hoover ay nagbigti gamit ang lubid. Ang kapamilya ni Hoover ay nagulat sa naging resulta ng kaso at nagpaabot na lamang ng pakikiramay. Ang DNA ni Hoover ay nakuha ng mga otoridad nang ang kanyang bangkay ay i-autopsy at ito nga ay nagmatch sa DNA na nakuha kay Christine. Kung sana ay naging malawak at paras ang pag-iimbestiga noon ng mga pulis sa kaso, ay may posibilidad na nadiskubre nila si Hoover bilang suspect. At masasabi nilang tama nga sila, ang suspect ay pumupunta malapit sa biktima. Dahil si Hoover ay sumama pa sa paghahanap sa nooy nawawalang bata at umatin din ito ng funeral. Ang mga kasong kriminal laban kay Morin ay isang trahedya hindi lamang para kay Morin at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad. Nabigo siya ng sistema. Siya ay isang inosenteng lalaking inaresto, na-stigmatize, ikinulong at nahatulan. Namuhay si Morin nang may mantsa ang pangalan ng isang kakilakilabot na krimen sa loob ng halos 10 taon. Ang 18 buwan dito ay sa loob ng bilangguan. Salamat sa modern technology dahil lumipas man ang maraming taon, nabigyan pa din ng linaw kung sino ang totoong may sala sa pagkamatay ni Christine Jessop.